Sa nakaraan nating vlog, binisita natin ng bayan ng Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga. Ito ang Malolos Clark Railway Project Contract Package N01. Sa vlog na ito, atin namang tignan ang Contract Package N02 na naigawad sa joint venture ng Spanish Construction Company, ang Acciona, at Tilim Industrial Construction na mula naman sa Bansang Korea. Mula sa bayan ng Santo Tomas at malaking bahagi ng San Fernando Pampanga, nakatakda nilang gawin ng 16 kilometers na viaducts, 3 balanced cantilever bridges, isang steel box girder bridge, at isa ding extradosed bridge. Well, pamilyar di ba? Ang Acciona Construction Philippines ang gumawa sa 650-meter segment ng Cebu-Cordova Link Expressway na nitong April 27 lang ay pinasinayaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Acciona Daelim Joint Venture din ang nakatakdang gumawa ng isang istasyon ng tren sa kabisera ng Pampanga. Nagsimula ang groundbreaking ng project noong taong 2021. At sa vlog na ito, bisitahin natin ang dalawang bayan sa Santo Tomas at San Fernando, Pampanga. Sama kayo ulit sa biyahe ko. Itong weather ngayon sa Pampanga, partly cloudy. Pero mas okay ito kaysa makulimlim o umuulan. Mas okay mag-vlog ng ganitong mainit. At saka yung trick na trick ng araw, maganda yung footage. Welcome to Santo Tomas, Pampanga, home of world-class pottery. Ang Santo Tomas dito sa Pampanga ay isa sa pinakamaliit na bayan dito sa lalawigan. At hindi kamukha noong lumang PNR mula dun sa Apalit, ang next station ay doon na sa San Fernando. So mababypass lang itong bayan ng Santo Tomas. Okay, tuwid lang tayo rito. Hindi na mo masyadong mainit ngayong araw. Ayan, nakikita nyo 11:30 pero nakajacket pa ako. Hindi naman ako masyadong pawis. Paso, laki nyan. Okay guys, most likely ito ang PNR line. Ano? Ito yung galing ng Minali na Dapalit. So ito yung mismo pupunta sa bayan ng San Fernando. Ito na ang mga ginagawang bahagi ng project dito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Sa ngayon ay ginagawa na ang mga piles o magiging pundasyon ng mga poste na gagamitin para sa mga viaducts. Sa likod naman ng crane na ito, narito ang lumang PNR Santo Tomas Station. Ayan, at mga bakod na lang ang natira sa lumang istasyon. Pero inaasahan natin na i-restore ito ng kontraktor. Ang naunang dalawang bahagi na ito ay hinahanda na ang pile cap ng magiging pier columns. Habang nagpapalipad ako ng drone, naobserbahan ko yung tinambakang bahagi dito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Para makita ng masinsinan, pinuntahan rin natin to. Guys, gusto ko lang rin makita nyo to, no? Share ko lang din. Tulad doon sa Palit at sa Kalumpit, ang suliranin din sa paggawa dito ay yung swamp or marshland ba yun? So yan ang progreso dito sa Santo Tomas, Pampanga ng Acciona Daelim Joint Venture. Yan, nakita natin talagang tinambakan muna ng lupa. Siyempre parang maging accessible para sa mga heavy equipments. Sir, makapagtanong lang ha? Alam niyo po ba kung anong gagawin dito sa parang basin na yan? Fish pond po yan, sir. Ha? Fish pond lang? Akala ko para sa baha. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Matias dito sa Santo Tomas, Pampanga. Meron ako nakausap ng mga lokal dito. At base sa kanila, ang level ng lupa dito, ay yun, kung makikita nyo, yung first level na yun, yun lang yung dating lupa. So ganyang kakapal yung naitambak na lupa dito na nagsimula raw around October. Para makuha rin yung 30 meter na lapad na hinihingi
para sa Malolos Clark Railway Project. May isang subscriber na nag-refer sa akin kay Ram Train Channel. Shoutout ko na lang din si Engineer. Nagva-vlog din siya tungkol dito sa contract package N02. Bisitahin nyo na lang din yung channel niya kung mas gusto nyo ng mas detalyadong pagpapaliwanag ng mga procedures, lalo na sa piling works. Sa pagsilip ko nga ng channel niya, mayroon akong nakitang video niya na tinatambakan ng bahagi na ito dito sa Santo Tomas as early as June 2021. So ito ang old PNR line. Makipid siya, di ba? So tatambakan din ito ng contractor para ma-meet yung lapad na 30 meters ng Malolos Clark Railway Project. Nandito naman yung boundary ng Santo Tomas at Minalin. So dito sa bahagi na to magsasalubong yung gawa ng contract package number 1 at contract package number 2 para dito sa MCRP. Sir, tara po. Salamat. Salamat. Ang sabi nila kuya, ito ay palais daan lang daw. Akala ko yung basin na yung kumukha yung finiture minsan ni John Reps doon sa Cavite. O mula dito sa Santo Tomas, Pampanga. Bumisita na tayo sa San Fernando. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Capitol Boulevard dito sa San Fernando. Ayan, Malolos Clark Railway Project. Ang kapansin-pansin dito sa Malolos Clark Railway Project, every now and then makakita ka ng informative na banners tulad nito. So ito yung galing ng Santo Tomas, no? At apalit, Minalin. So dito yung papuntang Clark at Angeles, Pampanga. Tapos ilang metro lang mula dito, makikita mo ang lumang San Fernando Station. San Fernando, 1892. So that march kilometer 102. Ibig sabihin mula doon sa Bataan, somewhere in Bagak at Mariveles, Bataan, hanggang dito ang nilakad ng ating mga veteranong sundalo papunta dito sa bayan ng San Fernando. That march. Sa himpilang daang bakal na ito ng San Fernando, ang mga bihag ng digmang kawal Pilipino at Amerikano matapos piliting maglakad mula Bataan hanggang Pampanga sa pinaka nakapanghihilakbot na paglalakbay sa kasaysayan ng daigdig ay salasalang sang isinakay sa mga bago ng tren ng mas masahol pa sa mga hayop. Marami ang hindi nakarating sa patutunguhan at nangamatay sa daan. Pasok po ako, sir. Ngayon lang ako ulit nakakita ng lumang riles na to. Ayan, meron pang sample dito sa loob mismo ng istasyon. Ayan, sa larawan na to makikita nyo si Del Pilar, Viniega, Aguinaldo, Vito B at si Paterno. Guys, ito yung sinasabi ko doon sa Pampanga River. So, ayan. Ay, ito yung mga viaduct na nagawa dati. Bridge over the Great Pampanga River on the Manila-Dagupan line. So yan, sabi, one of the greatest achievements of Spanish engineering in the Philippines. Sa larong Call of Duty ko lang nakikita yung ganito. So yan, nasagot na yung tanong ko, anong gagawin sa mga lumang station? Possibly gagawin din siyang museum kamukha ng nandito sa San Fernando Station. So mainam rin na makikita natin itong napakayamang kasaysayan ng daang bakal ng Pilipinas. Matagal-tagal ko nang binabalik-balikan itong bayan ng San Fernando dito sa Pampanga, pero ngayon lang ako na pumasok dito sa lugar na to. Pagpasok mo dito, mamamangha ka sa mga relics mula sa kasaysayan, mula sa panahon ng Kastila, sa panahon na sinakop tayo ng Amerikano, at sa panahon ng Hapon noong World War II. Kung mapupunta kayo dito malapit sa Kapitolyo ng Pampanga, ilang metro lang naman itong San Fernando Station. Maganda, bisitahin nyo din yung lugar na to. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that.
Dito tayo ngayon sa Jose Abad Santos Avenue dito sa San Fernando, Pampanga. Isa ito sa major road crossing para dito sa Malolos Clark Railway Project Contract Package N02. So ito sa kanan ko, dito galing yung San Fernando Station at Apalit Station, tatawid ang Malolos Clark Railway Project dito. Pupunta yan sa Angeles Station. Ang pangalawa namang major road crossing para sa Malolos Clark Railway Project ay ang kanto malapit dito sa Lazatin Boulevard. Mula dito ang PNR right of way. Ayan yung may heavy equipment. Pakita nyo, ayan. At tatawid dito sa ang description nga rito, very acute angle ang pagtawid niyan dito. Ayan. Pupunta sa direksyon ng St. Dominic Villa. So ito po yung PNR right of way. At ayan si Secretary Tugade. Isaac, mula dito malapit sa Vista Mall sa San Fernando, bisitahin natin ang precast construction yard ng Acciona Daelim Joint Venture. Ayan, lapit na natin sa Mount Araya to. Ay, grabe daming crane. Hey guys, nandito tayo ngayon sa kalsada dito sa San Fernando, Pampanga, kung saan narito ang Acciona Daelim Joint Venture Construction Yard. Matatanaw ninyo itong mga gantry cranes. Ayan, naglalaki ang gantry cranes dito sa tabi mismo ng kalsada. So, silipin naman natin ngayon kung meron ng nabuong mga segmental box girders. Baka naman meron. Kung bago kayo dito sa channel ko, please consider subscribing at gumagawa ako ng quality content hanggat kaya ko tungkol dito sa North-South Commuter Railway Project. At sa mga kabalin natin na viewers dyan, magpapatulong sana akong i-share ang video na to para madagdagan ang reach ni Papoy Moto dito sa Pampanga.